para sa pagtuturo ng mga kabataan ay medyo mawawasan yung tulog para po matutunan yung kalatayuan natin sa pag-iwis ng sarili na ito. Yung pong mga pagpinaniniwala na narawalan natin, no? Na yung mga ministry na mamunuan, yung bagay na kung saan ay nakita po natin para talagang matutupad, no? Yung napagilang sa ating mga nasasakupan. Muna mo na natin tingnan yung ibang parokya. Tingnan na muna natin yung ating parokya na magbigyan natin ng pagturo sa dumahon na yung mga ministry tayo na hanggang ngayon ay walang tao na ibinubulog natin na nawa ay mapunuan. Kasi bakit sila po ay pwedeng kumilos sa isang kawain na lubos na mapagtitibay natin. So, kung nyo po maalala, bahagi yun sa ilang mga hindi nakadalo, yung mga dalawang couples na sana po ay para po sa ministry ng family of life. Kasi yan yung hindi talaga sa ating mga couples, kasi ano yung tutupan yung mga mag-asawa. Nagkataon naman na yung mga napipisil natin na sana ay makasama natin ay may mga gawain na hindi pwedeng maiwasan. Pero yun, no? Pero yun po yung isang pagkakataon. Kaya po, sabi daw natin, no? May patuloy tayo na nawagan na magkaroon ng tao mismo, yung ating social concern. Meron na po tayo nakakausap, kaya po ay hindi pa formal na itinan talaga natin. Pero sana po ito yung magbahagi mo para makatulong si hindi. Kasi si po mo sa pagkasabi natin, nasaan ba na yung mga tupa na walang pastol? Well, ay nung panahon ni Jesus, di pa kita ni Jesus kasi lumalapit sa kanya. No? Pero hindi lang po yung mga tupa na walang pastor. May mga mananampalataya ko tayo ngayon na hindi nila malaman ko na yung kanilang gagawin. No? Na kinakailangan ng patuloy ng gabayan. Kaya po, sa pastoral ng pagkilos, ay maraming pa po tayo dapat nabigyan ng pagkakaon na may tulong sa harapan ng buong may kapal. So, sa kapal ng pamaraan, una, ay hindi sa pamamitan po ng panalangin. Ipanalangin natin para po sa mga nagpapari, para po lumakas yung ating mga ministries. Yung po mga ministries ng simbahan, yung mga organisasyon ng simbahan. Yung mapagkat po yung aking mga pagkilos, mas marami po yung maging aktibo sa yung ating ipinag-aasal. Pangalawa, ay let us get involved in the parish life. Lalo tayong maging aktibo sa pagkilahok po sa ating parokya. Kung ano pa nyo yung may tutulong natin sa panahon ng ating pagkilos. Hindi rin naman ang nire-require yung buo yung oras sa ating parokya. May mga panahon naman na kung saan ay, well, yung pong pagsimba ay presable. Yun ay tungkulin ng isang mananampalataya. Miyembro pa ba o hindi ng mga ministries o ng mga organisasyong pangsimbahan, tungkulin niyo magsimba pag-aarawan nito. Maging miyembro pa ba o hindi ng mga existing church organizations. Pero kung sakaling maging miyembro ka ng
existing thoughts of realization, no? Ay maaaring may mga panahon na ikaw ay maglalaan ng panahon para sa simbahan. No? Pero hindi naman ang napakalilan. Isuloy naman mo ang hinihingi sa inyo kapag araw din naman ng linggo. No? Araw din naman ng linggo. Araw din naman ng inyong pahinga. No? At kung makapansin po natin, no? Ay hindi naman ang ganong kalitat yung ibigay. No? Ang kinakailangan lang din ho, no? Ay kumisa't kaya ako yung iba'y nabibigatan, no? Kasi mga iba potensyon pang simbahan. Kasi yung ibang miyembro, kumisa hindi nakaganap ng kanilang kukulin. No? Kaya po kumisa, yung iba ang nabibigatan. No? Kasi kung halimbawa po ay yung LCA, no? Yung Lectors and Commentators Guild, ay kung ilan kayo, halimbawa, at kung iba yung absent, no? Ay di may hirapan yung iba. No? Kung palagi yung iba yung absent. So kung lahat ng mga inarila, kung divided yung schedule, ay di mas magiging magaan. No? Mas magiging magaan sa pag-Diyos. Kasi hindi naman ako ganun kamigat, no? Yung inibig na kung saan ay pwede natin matulungan. Kahit na po yung iba pang mga kundawakit po natin ay emerging ministries. No? Ano yung mga emerging ministries? So kahit kung paano sumisimula natin, no? Doon sa ating po mga kapatid na ang kanilang mga mahal sa buhay na yun sa ibang bansa. Yung mga ating mga overseas contract workers, yung mga migrant natin, eh kahit pa paano ay yun po ay mga kutawagin natin na emerging ministries. Meron tayong isang buko ngayon, isang paraan, no? Sa Adilinawa. Ang pag-sinisipulan ng kurado ngayon ay at least magdasalo sa bawat pamilya ng mga kapatid namin na nasa ibang bansa. Ito rin po ay kung tawagin natin ay mga emerging ministries. Kasi po, hindi pa po lahat ng mga parokya ay meron, pero ito ay mga bagay na kinakailangan pa rin natin tumunan. No? So marami pa kung dapat natin sa katuparan. No? Kaya dapat sabi nga natin, hindi ko naman pwede ibigay ng ibigay kung wala mo ng mga tao na titilos. Pero marami mo tayo dapat na gawin. Na hanggang ngayon, sa loob ng 2,000 taon, may masabi pa rin natin na marami mga tupa, no? Na ngayon ay wala pang mga pastor. At pinakailangan po natin. At ito po yung bagay na kung saan ay makita po natin sa isang mas malalong pagdiros na maipamanin po natin sa bawat isa. Pero sabi nga po natin, depende na po naman po sa kakayanan ng isang pagdiros ng isang pamayanan. Ano po yung kalimbawa yung mga hamon hanggang ngayon ay medyo na pinakailangan pa natin ng mas malawak na pagtugon. Eh, ngayon po ay taon ng mga dukha. Year of the poor. Ano po ang programa na mayroon tayo para sa taon ng mga dukha? No? Maliban po yung ating pamasuhan ko. So, yun po yung isa rin ako. No? Sabagat may mga kapatid ko tayo na kung saan ay pwede natin gabayan sa isang mas maliwanag na partidos. No? Ako po yung matin ng seminar sa Talaytay. Sabi ng isang speaker, no? Ay tinatanong po yung iba ko, sino ang mayroong programa sa kanilang parokya na mayroong kahit malamang ay nagsisimula
simula scholarship program. Eh, siguro sabihin natin eh, para lang mo yun sa mga sa gobyerno. Hindi. Bahagi pa rin yung tungkulin ng simbahan na kung saan ay patulunan natin. So ito ay ilang mga pagkilos sa ginapalakas natin. Pero ama ko ay yun yung inulog natin ngayon sa araw na ito. Sa pagpapanagaw natin sa mahal ng Birhen Maria. Na kung saan ay nandiyan siya, palaganda na maglikot sa harapan ng buong may kapal. Kaya ito lang natin, sa mas meron ng pagkilos ng simbahan na pwede tayo magiging, kung tawagin po natin ay partners. Ikaw na ay partner ng simbahan para po sa pagpapatuloy ng paglabuhan ito sa mga programang pampastoral na kinakailangan natin tugunan na hinihingi ng ating pananampalataya. We need people na pwedeng magando ng bahagi ng kanilang oras para po sa nabanggit ng mga pag-iwas. So ngayon, lalo na natin, we start by praying. Pero tignan natin, baka naman kayo ay sa inyong kakailan, pwede tayong tumulong na sa pinginig nyo ay hindi na makapaglilingkod kayo sa simbahan. At kung sa lalo pa noon, ay huwag kayong mahiya na magpresenta ng inyong sarili. Kasi hindi naman alam mo ng pari. Hindi naman natin yun. Kayo, personally, hindi mo naman kayo lahat kilala. Kung saan mo kayo hindi na matulungan. Maliban na lamang mo kapag talagang may mga paglalakaw ng bahagi. Kung hindi man lang kayo, kung maaari, may tulungan ito. Kasi kung isa din naman kayo nagtatanong, sino ba rin yung pwede natin lapitan? Ay bahagi mo, no? Na baka kayo mayroong alam na para ito ay makatulog sa isang pag-ilos na mapaunlad po natin ang ating parokya. At sigurado po mapapaunlad din natin yung ating pananampalataya. Sabagat yung hamon na ibinibigay sa ating Jesus ay kung talagang natulungan natin at nakita ko natin yung dulo ng pagliligtas ng Diyos, ay hindi ba pwedeng pamamayaan na lamang natin yung mga tumpa na walang pastor. Pero kung hindi man kayo pwedeng maging pastor, tulungan natin yung pastor na pangalagaan ang kanyang tumpa.